Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa akin pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa iba't ibang paniko ng ating mundo na nakatunghay po dito po sa ating maikling paglilingkod. At isa pong magandang araw po sa amin pong mga kababayan at mga kaibigan na sa atin po ay nanonood sa ating maikling pagtalakay sa isang napaka-importanting bagay na dapat meron sa isang mananampalataya o isang mananampa. Mga kababayan at mga kaibigan, ang atin pong tatalakayin ngayon ay maari nating maiugnay doon sa mga nauna nating pagtalakay, dahil ito po ay nauukol sa kamaharlikahan, yung pagiging Diyos na kataas-taasan, nakamakapangyarihang Diyos na tagapaglikha na atin pong lahat na sinasamba. So weakling na, regardless of the faith, regardless of the beliefs, ay naniniwala tayo na mayroon namang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Okay? And as a matter of fact, wala pong nagsasabi sa atin, mga kababayan at mga kaibigan, na kapag ina-address natin ang Diyos ang mga tagapaglikha, wala pong ganun. So naniniwala ako na tayong lahat ay naniniwala na mayroon lamang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Okay? So bibigyan natin ng liwanag ang isang katuruan, lalong-lalo na po sa ibang grupo na nagtuturo patungkol po sa ugnayan, no? Pag-ugnayan ng nilikha at ng kanyang manilikha. Kapag ito ay pinaikli natin at isinalan natin sa isang term na mas lubos na maunawaan ng ibang mananampalataya, ay tinatawag itong relihiyon. Ito po yung tunay na ibig sabihin ng relihiyon. Kaya mali po na sabihin natin na hindi ka maliligtas ng relihiyon. Kapag ang relihiyon na ito na supposed to be ay magtuturo ng tamang pagkilala sa Diyos, tamang pagsamba, at tamang pamamaraan ng sinasabi nating ugnayan ng Diyos at ng kanyang mga nilikha, tayo nga ay maliligtas tayo. Maniwala po kayo diyan, dahil unang-una ito po yung panuntunan ng Diyos. Ito po yung kanyang itinakda upang ang tao ay makasunod doon sa mga kapahayagan, sa katuruan, panuntunan at pamamaraan na ipinadala niya sa kanyang mga piling lingkod at mga propeta, okay, mga mensahero. So, bibigyan natin ng linaw ang isang issue na kung saan naging malabo, or masasabi natin na hindi na natin binibigyang halaga, gawa nga po ng tayo ay merong pinaniniwalaan na namana natin sa ating mga ninuno. Yun ang sabi po ng iba. Ang sabi pa naman po ng iba ay ito ay kanilang natutunan dahil sa kanilang pag-attend sa mga pag-aaral, sa mga grupo na nagtuturo ng mga bagay-bagay na espiritual. Okay? So marami pong ganyan ngayon, mga kababayan at mga kaibigan. Ang nakakalungkot nga lang po ay nadadamay itong katuruan na dapat ay hindi nababaliwala. Katuruan na dapat ay adherent ang isang mananampalataya, o kaya ay nandun lagi siya na nakadikit sa kanya bilang isang mananampalataya ang katangian ng Diyos na ito. Hindi dapat ito nahahaluan ng kahit na anong bagay o anumang mga katuruan na maaring ang ating Diyos na tagapaglikha ay mawala, yung hindi niya tayo kalugdan doon sa mga bagay na iniisip, isinasagawa at ina-adapt nating katuruan, mga kababayan at mga kaibigan.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Badi'us samawati wal ardi wa idha kada amran fa innama yakulu lahu kun fayakun. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kung isasalin natin ito sa ating wika, siya na tagapasimula ng mga kalangitan at mga kalupaan. Kapag kanyang itinagda ang isang bagay, kapag ginusto niya na mangyari ang isang bagay, siya ay magsasabi lang ng kun, mangyari, at ito nga ay mangyayari. Kagaya ng buwan. Okay? So, itong buwan, meron siyang pamamaraan ng paglikha upang malikha niya yung buwan. At hindi ito sa pamamagitan ng paghawak niya rito at inilagay niya sa isang dito sa kawalan at nagkaroon ng buwan. Siya ay nagsabi lang, kun fayakun, mangyari at mangyari nga. Ito nga yung nangyari. Okay? So, sa dami ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung nagbigay sa kanya ng katangiang manlilikha. Dahil katotohanan, mga kababayan at mga kaibigan, ito yung kanyang katangian na laging nakadikit sa kanyang pagiging Diyos. Walang sino man na mga masasabi nating nagtuturo na kapag nababanggit yung Diyos ay hindi sumusunod yung Diyos na tagapaglikha. Pag tinagalog natin, Diyos na tagapaglikha, Diyos na makapangyarihang tagapaglikha, nandyan lagi siya. Ha? God, the Almighty Creator. Oh, nandun na naman yung Creator. Diba? So, lahat ng isang tunay na naniniwala sa kanyang kamaharlikahan at sa kanyang kapangyarihan na maglikha, naniniwala na walang ibang tagapaglikha maliban sa kanya na lumikha ng buhay natin. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Okay? Sa lahat ng mga nilikha niya, nakikita at hindi nakikita, ha? Mga bagay na abot tanaw ng ating paningin, mga kababayan at mga kaibigan, tunay na nagpapakilala sa kanyang kamaharlikahan. Kaya nga po't isang kawalan ng pagiging makatarungan ng isang nilikha, ha? Na pag-isipan natin ng isang bagay na hindi kailanman nangyari during o doon sa panahon na nililikha niya ang sangkatauhan, nililikha niya ang mundo at ang lahat ng mga nakapaloob dito sa mundo. So, in other words, mga kababayan at mga kaibigan, ay kapag siya ay nagnanais ng isang bagay, sasabihin lang niya, ha? Mangyari at mangyayari nga. At ito yung nangyayari. Ibig sabihin, kun fayakun, yan po ang ibig sabihin ng Arabic word na kun fayakun. Kun fayakun, mangyari at mangyayari nga. So, mga kababayan at mga kaibigan, isang bagay na lubos na pinagsisikapan po ng pananampalatayang Islam ang iparating po yung tunay na katangian ng ating Diyos na tagapaglikha. Isa po sa kanyang katangian ay ang kanyang pagiging manlilikha. Na kagaya nga po ng sinabi ko kanina, na ito po ay natabunan, maaring na isang tabi ng isang mananampalataya nang dahil sa kanyang paniniwala o minanang pinaniniwalaan na ang Diyos ay lumikha pa, ha? Lumikha ng lahat-lahat tao, lahat ng mga bagay na hindi na nakikita, ngunit meron pa pala siyang pinaniniwalaan na katangian ng Diyos nung likhain niya ang sangkatauhan. Ito isa pamamangitan daw ng kanilang katuruan na ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Okay.
So isang bagay na kahit ang isang tao, kung titingnan natin mga kababayan at mga kaibigan, ang isang tao kapag sinabihan mo ng isang bagay na hindi naman niya ginawa, ha? Katotohanan siya ay maaring magtampo o magalit sa iyo. Lalayo ang loob ng tao na ito sa iyo dahil ginagawaan mo siya ng isang bagay, ng isang kwento o isang pangyayari na hindi naman niya ginawa. Okay? So kapag ang isang tao na ito ay sinabihan mo o sinira ang puri mo dahil sa pagpukul sa kanya ng isang bagay na hindi niya ginawa, pambibintang, mga ganong terms, lalayo at lalayo. So yun po yung sirkumstansya, mga kababayan at mga kaibigan, ang mangyayari kapag tayo ay nagbigay ng isang hindi makatarungang hatol o hindi makatarungan na akusasyon sa isang tao. So ilalayo natin yung sarili natin doon sa tao na yun, sa kapwa natin nilika na yun o sa kapwa tao natin na yun. So ganun din po sa Diyos na ating tagapaglikha. Kapag sinasabihin natin na ang Diyos na tagapaglikha ng lahat, gumawa siya ng mga bagay, ha? Gumawa siya ng mga paglikha na sasabihin natin sa ating mga sarili na amazing, ha? Nakakagulat. Talagang hindi ka makapaniwala ng isang makapangyarihang Diyos, ha? Nilikha niya ang lahat ng ito. Okay? At sa isang banda, naniniwala ka rin na ang Diyos ay nanganak. Ha? Isang paraan na kung bakit nagkaroon ng isang klase ng tao at hindi siya nilikha, kundi siya ay ipinanganak. Okay, so ganun po yung isa yung sinasabi natin na isang klase ng paniniwala na kung titingnan natin ay hindi katanggap-tanggap doon sa kamaharlikahan ng ating Diyos na tagapaglikha. So itong mapagsisikap na ito ng ang aming grupo ang dito sa A-Dialogue FB live broadcast ay sa lahat po ng aming mga tinatalakay dito laging nandun kung bakit namin bakit namin tinatalakay ang isang bagay dahil napaka-importante ito mga kababayan at mga kaibigan sa buhay ng isang mananampalataya. Kami bilang isang mananampalataya na nagsasabing kilalanin natin ang ating Diyos na tagapaglikha sa kung ano siya, ano yung ginawa niya, at kung ano yung panuntunan na ipinahatid niya sa kanyang mga piling lingkod upang tayo ay maging ganap na masasabi nating matagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ngunit paano mangyayari ito mga kababayan at mga kaibigan sa isang tao na nag-iisip o sinasapamuhay niya ang isang paniniwala na sa paningin ng Diyos o sa kanyang pagiging tagapaglikha ito ay nagiging hindi makatarungan. So hindi kalugod-lugod sa Diyos yung pag-isipan natin o isapamuhay natin ang isang paniniwala na siya ay lumikha sa pamamagitan ng pag-aanak o pagkakaroon ng anak. Maaring mapaniwalaan natin ito o maaring masabi natin pwede nating isapamuhay ito if mayroon tayong masasabi sa kanyang mga nilikha aside from doon sa humans, sa atin na mga tao, na nilikha niya pa sa pamamagitan din ng panganganak. So magiging parang makikita natin, okay, ano lang siya, very obvious na ito, okay lang, tanggap, katanggap-tanggap kasi mayroon din siyang ginawa na ganito, nakatulad din ito. So, maaring matanggap natin dahil hindi pala ito yung una. So, hindi siya maaring masasabi natin, mga kababayan at mga kaibigan, hindi tayo malilito kasi mayroon tayong alam na nilikha niya nakapares nito. Pero wala, mga kababayan. So, mamaya, inshallah, kung ipapahintulot po ng Allah, ay ibabalik natin ang isang
pagtalakay na naganap dito sa Idayalog nung una, at ito ay magiging basihan natin sa ating pong tinatalakay sa ngayon, okay? Sa kalikhaan ng tao. Meron po tayong mga tinalakay dito sa live broadcast natin sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapatid po na nagbibigay po ng mga libreng mga ganitong klase ng mga pagtalakay, ay makikita natin yung kalikhaan ng tao, kung paano nga ba nilikha, paano nga ba nilikha ang tao. Kasi natalakay po natin dito yung dahilan kung bakit nilikha ang tao. Okay? So magkaiba po yung dahilan kung bakit ang tao ay nilikha, yung purpose ng kanyang pagkakalikha. Ngayon, ang tinatalakay natin ay isang klase ng masasabi nating usapin na hindi nagiging malinaw sa ating mga kaibigan, sa mga iba nating kaibigan at mga kababayan na nagbibigay ng maling pangunawa dito sa pagiging manlilikha ng ating Diyos, nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kababayan at mga kaibigan, dadalhin natin ang isang bagay na na siyang mismong magsasabi o makapagpapatunay na ang Diyos na tagapaglikha, nung nilikha niya yung tao, nilikha niya itong nilikha niya ito sa iba't ibang kapamaraanan. Okay? Dahil ang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na maalam. So, alam niya yung mga nakalipas, alam niya yung mangyayari at kasalukuyan at yung mga mangyayari pa sa susunod o hanggang sa anuman abutin yung ang dahil ang kanyang kaalaman ay abot sa hangganan na itong nilikha niya ng mundo. So, siya ang lubos na nakakaalam sa lahat-lahat, mga kababayan at mga kaibigan. Ngayon, nung nilikha niya ang tao, kasama yung proseso na ang kanyang mga nilikha ay magkakaroon. Doon makikita, doon mag-o-originate, yung susunod na salinlahi. Okay, creation, generation to generation na yung mangyayari. Pero ang originator ng buhay na pag-umpisa ng tao ay siya na tagapaglikha. Nilikha niya yung tao. Okay? Nilikha niya ang tao, ang sangkatauhan, sa isang masasabi natin kamangha-mangha na nakapamaraanan. Okay? Upang ang tao, so makita naman natin ang tao, generation to generation, nagiging advanced, nagiging matalino ang tao. Ngunit, kasabay ng pag-develop ng ating katalinuhan, minsan hindi na natin nagagamit ng tama. Okay? Marami tayong makikita na mga matatalino at magagaling na mga mangangaral, na mga tagapagturo, ngunit sa kanilang katalinuhan ay halos sila na yung nakakaalam kung ano nga ba yung pagkakalikha, the way tinitwist nila yung isang bagay, nilalagay nilang input sa kanilang mga tinuturuan yung bagay na isang bagay na nagagawa nila na ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Yun ay ang paratangan natin na ang Diyos na tagapaglikha, hindi yung Diyos na nanganak sa atin, kundi yung Diyos na tagapaglikha natin, ay nagkaroon ng isang anak. Okay. So, walang lumabas na iba, kundi lumikha siya ng anak. Kumbaga, sa Islam kasi, ay He creates. God creates, not begets. Hindi siya po ay lumilikha, hindi po siya nanganganak. Okay, ganun po yung pananaw, paniniwala, katuruan na ipinaparating po sa atin ng pananampalatayang Islam, mga kababayan at mga kaibigan. So itong
tinatalakay natin ay napakahalaga. Dahil unang-una ito ay nawala, hindi ito nabigyang pansin o kaya ay sadyang tinanggal sa kanilang katuroan, upang maipalit ang isang bagay at magiging, masasabi natin, magiging pundasyon na ng kanilang paniniwala. Dibaling, hindi mo nasundin ang kautosan ng mga nauna, ng mga propeta at mga lingkod ng Diyos, maniwala ka lang dito sa isang bagay na to, na ang Diyos ipinadala niya ang kanyang anak. Okay? Siya ay nagkaroon ng anak. Yung term na anak kasi sa mga ibang mga kapahayagan o babasahin na nagpapatungkol sa ating ugnayan sa Diyos, yung ginagamit ng mga ibang grupo, ay hindi na ito tinitingnan na parang kumbaga ginamit kapahayagan na, o sabi na natin, terminology na ginagamit na anak, nagiging literal na. Ngunit dito ay tinatawag na figurative way of speech ng isang nagsalin. No? Kasi yung anak, kagaya po sa pananampalatayang Islam, yung anak ay hindi pwedeng maging literal. Kasi unang-una, hindi po isa, wala po doon sa mga katangian, pangalan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha yung term sa Arabic na Ab o yung Abba, Father. So wala po yun. Kaya ang sirkumstansya na mangyayari kasi dito, masasabi natin mga kababayan, para maging maliwanag po sa atin, kapag tinawag nating father, may anak siya. Kaya sa Islam, wala po yung father, yung abba, father, hindi po yung isa sa katangian o katawagan sa Diyos. Okay? Kasi kapag sinabag natin Diyos, o Rab, yan, Rabbana, kapag tayo nagdasal, Rabbana, Rab, aking Panginoon, hindi aking Ama, wala pong ganon. So, mga kababayan at mga kaibigan, liliwanagin natin ito, itong issue na ito ngayong gabi, inshallah, sa pagbabalik natin. Paano nga ba nilikha ang tao? So, mga kababayan, umpisahan natin kay Adan. Ang unang tao na nilikha ng Allah, Subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng alikabok. So itong pamamaraan ng Allah Subhanahu wa ta'ala nung likhain niya ang kanyang mga ang nilalaman ng mundo, at saka ang lahat ng nilalaman nito, including tayo ng mga tao, ay iba't ibang kapamaraanan, mga kababayan. Lumilikha siya sa pamamagitan ng pagsasabi kung mangyari at mangyari niya. Ngunit ang tao ay nilikha niya sa pamamagitan ng masasabi na napakagandang pagkakalikha. So, nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng lupa, iba't ibang kulay niya. Okay? Nutusan niya ang kanyang mga malaikat, ang kanyang mga anghel, upang kumuha ng iba't ibang lupa dito sa mundo. Okay? Upang gawin niya ang isang nilikha niya. Ito nga ay si Adan. Oh? So makikita natin sa pagkakalikha niya sa mga tao na ito, by and by, after natin matalakay, masasabi natin na walang dahilan ng tao upang pag-isipan niya na ang Diyos ay nagkaroon ng anak. At ang anak niya ay tao. Okay? Makikita natin, dahil walang magkakaroon ng question, kaya ginawa itong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na paglikha sa apat na kapamaraanan para ang tao ay hindi na magtanong. Mawawala sa kanya yung tanong na lumikha ang Diyos ng isa pang Diyos. Nagkaanak siya, kaya nagkaroon pa ng isang Diyos na tatawaging Panginoon sa susunod na inversyon. So, mawawala yung ganon. So, inshallah, bigyan tayo ng
gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magamit natin, objektibo nating magamit ang ating kaisipan, ang ating talino, ang ating pangunawa dito po sa ating tinatalakay sa ngayon. Dahil ito po ang magpapalaya sa atin, mga kababayan at mga kaibigan, doon sa mga minana natin at paniniwala na isinasapamuhay natin na ngayon. Ha? Nagiging ito ay pundasyon na ng ating paniniwala kahit hindi na natin, ha? Hindi na natin pinapaniwalaan yung ibang aral, yung ibang mga nagtuturo, close na yung ating puso kasi naniwala ka na sa ganitong lang. So makikita natin, mga kababayan at mga kaibigan, sa tinatalakay natin ngayon, maiintindihan natin. Nung likhain niya ang tao sa apat na kapamaraanan, ha? Walang dahilan upang mag-isip pa ang tao, nagkaroon siya ng nilikha sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Okay, una, nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng labok. Luwat na tinatawag nila, lupa, ha? Wala, makikita natin, ha? Walang tulong, wala pang babae, wala pang nilikhang babae at lalaki noon na pinanggalingan ni Adan. So, hindi siya nagkaroon ng ina, ng ama, hindi sa pamamagitan ng babae at lalaki. Siya ay nilikha, hindi ipinanganak, ha? Tao itong sinasabi natin. Kasi ito yung topic natin, mga kababayan at mga kaibigan. Upang maging malinaw lang sa atin na ang tao ay nilikha niya, hindi niya ipinanganak. Okay? Ha? Wala sa kahit na saan na kasulatan na sasabihin natin na siya ay nag... kasi pag ipinanganak, makikita mo ano ba yung sequence. Oh, naglihi, nagbuntis, ang anak. Ba? So, doon yung sinasabi natin na paanong mangyayari na ang Diyos ay tinatawag natin o kinikilala natin doon sa isang katangian na yun, siya yung karoon ng anak. Okay? So, sa una niyang nilikha, hindi niya ipinanganak. Nilikha niya si Adan at saka si Eva, mga kababayan at mga kaibigan. Hmm? Pagkatapos niyang likhain si Adan, sumunod na nilikha niya si Eva. Ang kanyang magiging kapareha na vice-heren o tagapamahala dito sa mundo. Saan nang galing si Eva? Since nung nilikha si Eva, mayroon nang isang nilikhang tao din. At siya nga si Adan. Okay? Siya ay perfectong hinubog ng Allah na isang lalaki. Okay? Now, si Eva, na kanyang nilikha, ay isang babae na magiging partner ni Adan bilang tagapamahala dito sa mundo. Okay? Nung likhain niya si Eva, hindi rin siya ipinanganak. Okay? Siya ay kumuha ng isang parte kay Adan na una niyang nilikha na lalaki, ha? At ginawa niyang babae. Okay? So makikita natin yung sequence ng pagkakalikha ng Diyos sa tao. Kung kanina si Adan walang pinanggalingang lalaki at may pinanggalingang babae kasi wala pang tao noon, siya yung pinakauna. Okay? Ngayon, mayroon nang nilikha. Sumunod, mayroon nang nilikha. Ayun dyan na si Adan. Nilikhain niya ngayon si Eva sa pamamagitan ng isang parte na manggagaling sa katawan ng unang lalaki, unang nilikha ng Diyos na si Adan. So, magiging isang babae siya. Tingnan niyo, mga kababayan at mga kaibigan, kung paano sila nagkakaiba. Okay? Ha? Pwede niyang likhain si Eva at magsasabi lang siya na magkaroon ng babae kun faya kun mangyari at mangyari, pero hindi niya yung ginawa kasi merong ipinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang kapangyarihan sa paglikha, lalong-lalo na sa tao na ginawa niyang pinakamataas sa lahat ng klase ng ganyang mga nilikha. Okay? Nung likhain niya si Eva, hindi niya nilikha sa pamamagitan ng panganganak. Okay? Wala pong ganon.
wala rin pong pinanggalingan si Eva na babae. Kasi wala pang babae siya, yung unang babae na nilikha ng Diyos. Okay? So mayroon na tayong lalaki at mayroon na tayong babae na nilikha ang Diyos. Si Adan at si Eva, yung ating unang tao na nalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, lilikha ulit ang Diyos na sa kapamaraanan, ha? Lilikha, hindi siya magkakaanak, ha? Hindi siya magkakaanak. Ngayon, lilikha ulit ang Diyos ng isang klase ng tao na kung si Adan ay hindi nanggaling sa lalaki at babae at kung si Eva ay nanggaling lamang sa parte ng lalaki, ngayon, ipapanganak ang isang tao, ha? Galing sa tao, hindi galing sa Diyos, magkakaroon ng isang nilikha sa kapangyarihan ng Diyos. Gagamitin niya itong lalaki at babae at magkakaroon ng isa pang klase ng nilikha. Okay? Ito ngayon, gagamitin niya yung lalaki at saka yung babae. Ha? At magkakaroon ng isa pang klase ng nilikha. Si Adan, ginamit niya lupa. Si Eva, ginamit niya yung parte ni Adan. Ngayon, gagamitin niya yung lalaki na mula sa lupa at yung babae na galing sa lalaki. Gagamitin niya ngayon, ha? Lalaki at babae, manggagaling sa kanila ngayon ang isa pang klase ng nilikha. Mayroong nanay at mayroong tatay. Ha? Nagkaroon sila ng anak. Si Eva at si Adan, nagtalik sila, nagmate sila, ha? Upang doon palabasin ang isa pang klase ng nilikha. Yun na yung kanilang mga naging anak. Mayroong nanay at mayroong tatay. Ha? So makikita natin, ha? Yung pagkakaiba. Ulitin natin. Upang hindi natin makalimutan, mga kaibigan at mga kababayan, at maging maliwanag sa ating isipan kung paano nilikha ng Diyos ang sangkatauhan. Okay? So, lahat ng mga nilikha niya, he just said, kun fayakun. Ang mga tao, nilikha niya sa ganitong kapamaraanan. Si Eva ay si Adan, nung nilikha niya galing sa putik, galing sa lupa, sa luwad, inanyuan, naging tao, malaki na. Okay. Ha? Walang nanay, walang tatay. Ito yung katangian ni Adan. Nung likhain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang nanay, walang tatay, hindi nang galing sa kahit na kanino, kundi siya ay nilikha ng Allah upang maging lalaki, malaki na, hindi baby. O, makita nyo, ha? Si Eva ganun din, nung likhain niya, galing sa parte ng katawan ng unang lalaki, malaki na rin, hindi rin dumaan sa pagka-baby. Kasi wala pang manganganak. So, huwag natin pagkakamalian ng Diyos ng anak. Ha? Ngayon, itong lalaki at si babae, nagkaroon ngayon, nagbuntis itong si babae, ha? Hindi nagbuntis si Adan. Ha? Kasi ang pagbubuntis, ibinigay niya lamang nakapamalaan sa mga kababaihan, hindi sa kalalakihan. Ha? Kasi kung manggagaling ang sangkatauhan sa pagbubuntis, hindi niya nakakailanganin na maglikha pa ng babae. Kasi kahit si Adan, pwedeng papangyarihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbuntis siya at magbuntis ng magbuntis. Ha? Magiging tao yung pagbubuntis niya. Pero hindi. Ipinapakita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang kapangyarihan sa paglikha. Ha? Hindi mo pwedeng questionin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang lumikha sa pamamagitan ng babae lang. Hindi mo kayang lumikha sa pamamagitan ng lalaki lang. Hindi kayang lumikha sa pamamagitan ng lupa. Nagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala isang bagay na karapat dapat nating tingnan upang maging dahilan na sambahin natin siya at kilalanin natin siya na dakilang at pinakamakapangyariang mandinika at wala ng iba. Okay? Balikan natin si Adan at si Eva nung magkaroon sila ng anak. Ang anak nila po hindi po malaki. Ha? Ang naging anak nila, yung henerasyon na naging anak, dumaan lahat sa pagbubuntis ni Eva. So maliwanag na po ba yan, mga kaibigan at mga kababayan? Dapat maging maliwanag sa atin itong bagay na tinatalakay natin ito
dahil nakasalala ito doon sa pagkagising natin sa maling paniniwala na ang Diyos nagkaroon ng anak. Ha? Ito yung magdadala sa atin sa kapahamakan. Ha? Ngayon itutuloy natin. Mamaya magbigay tayo ng konting komento doon sa ating tinalakay. Mga kababayan at mga kaibigan, noong likhain niya ang unang tao at unang lalaki at unang babae, nagkaroon ng anak sa pamamagitan ng kanilang pagtatalik. Ha? Nagsama yung itlog ng babae at saka yung sperm ng lalaki. Ha? Dito niya makikita, nabuo, nagkaroon ng isa pang klase ng tao. Ha? Hindi Diyos, hindi hayop, kundi tao yung lumabas, ipinanganak ng unang lalaki at unang babae ni Adan at saka ni Eva. Maging maliwanag sa atin yan. At sila ay baby. Kakaiba ito, ikabaliktaran, perfect reciprocal po ni Adan. Si Adan, nung nilika, walang nanay, walang tatay, nilika, malaki na. Hindi baby. Ngayon, nagkaroon ng isang klase ng nilika, merong nanay, merong tatay, at sila ay baby nung lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina. So tayo po yun, mayroon tayong nanay, mayroon tayong tatay, kabaliktaran po tayo ng pagkakalikha kay Adan na ating ninuno. Mga kababayan at mga kaibigan, hindi natapos dito yung pagkakalikha sa tao. Kasi tingnan natin, nakalikha na ang lalaki at babae, nanganak, nagkakaroon na naman ng mate, lalaki at babae, nanganak, dumami ang henerasyon ng tao. Ha? Kasi titingnan natin mga kababayan at mga kaibigan, nilikha niya si Eva sa galing lamang sa lalaki. Galing siya sa parte ng isang lalaki. Ha? Magkakaroon ng question, kung hindi siya makakapaglikha ng isang tao, hindi Diyos, hindi hayop, kundi tao, manggagaling naman siya sa babae lang. Okay? Kung si Eva ay galing sa lalaki, naging tao, nagkaroon ng isang nilikhang tao sa pamamagitan ng babae lang, walang pakialam ang lalaki. Wala siyang tatay, ngunit meron siyang nanay. Si Eva, meron galing siya sa lalaki, hindi siya nanggaling sa babae. At hindi rin siya nanggaling sa babae at lalaki. Ito, hindi rin siya galing sa babae at lalaki, galing lamang siya sa isang babae, sa isang normal na, sabi na natin, panganganak. Isa, nanggaling siya sa isang proseso na siya ay manganak dahil ang panggagalingan niya ay babae. Okay? So, sino po ito siya? Siya po ay isa sa mga lingkod ng Diyos. Ha? Siya po ay pinili, ha? Mula pa nung sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina, ay itinakda na siya na maging lingkod ng Diyos, kanyang propeta, na ipapadala dito sa mundo, specifically doon po sa kanyang bayan na paglalagyan sa kanya. Okay. So sino siya? Ha? Siya yung pinatungkulan na sila, siya yung sinabi at ipinangaral, itinuro, pinaniwalaan. Maari ng kanilang mga ninuno at minana na hanggang sa generation by generation na manana na si Jesucristo, na anak ni Maria, ng kanyang ina na si Maria, dahil kumuwala, wala siyang tatay, walang lalaki na nakagalaw sa kanyang ina, ay ipinatungkol nila na ito ay anak ng Diyos. At Diyos daw yung naging dahilan kung bakit siya naging nanganak o nabuntis. Ha? So ipinatungkol nila na ang lalaki at ang babae nung nagtalik, nagkaroon, nabuntis yung babae, nagkaroon ng anak. Ganon yung ginawa. So mali pong paniniwala, maling konsepto po ng ating pag-iisip. Ha? Napaniwalaan natin na ang Diyos na tagapaglikha ay gumamit ng isang babae, upang mabuntis siya at magkaroon siya ng anak sa babae na ito. Mali.
Ang ipinapaliwanag natin, paano nilikha yung tao, ha? Sa apat na kapamaraanan. So nakita natin, apat na kapamaraanan, mga kababayan at mga kaibigan, nilikha niya yung tao. At hindi siya ang nanganak. Ha? Hindi siya nanganganak. Naglilikha siya. Ha? At ipinakita niya kung kaano siya kamakapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha. Hmm? So, nakita na natin, ha? Si Jesucristo ay pinanganak ni Maria na kanyang ina, wala siyang tatay, meron siyang nanay. Kabaliktaran ni Eva. Galing si Eva sa lalaki, walang pakialam ang babae. Si Jesucristo naman, galing sa babae, walang pakialam naman yung lalaki. So, tayo, kabaliktaran ni Adan, si Jesucristo, kabaliktaran ni Eva. Oh? So, wala nang question, ha? Nagawa mo lahat, ha? Nagawa mo na magkaroon ng isang klase ng tao na nilikha sa pamamagitan ng lupa, isang klase na nilikha sa pamamagitan ng lalaki, isang klase ng nilikha sa pamamagitan lang ng babae, at pinagsama mo yung babae at lalaki, nagkaroon ng isa pang uling nilikha. So wala nang magiging katanungan, magiging malinaw na po sa lahat. Ngayon, bakit ngayon ito ina-adapt bilang isang pagtuturo, isang masasabi natin na dahilan upang ang tao ay maligaw sa pagkilala sa kamaharlikahan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha pagdating sa kanyang pagiging Diyos. Nasasabihin natin na ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Anong dahilan at panganganak siya? Ang panganganak ay ibinigay niya sa tao upang dumami ang tao. Binigay niya sa babae. Hindi niya ibinigay sa lalaki. Kaya kapag sasabihin at paniniwala natin ang Diyos nagkaroon ng anak, binigyan natin siya ng katangian ng isang babae. Doon pa lang, dito pa lang sa tinatalakay natin, sa pagpapaliwalang natin, masasabi na natin, imposible na magkaroon ng anak ang Diyos. Kasi hindi naman siya babae. Kasi nagko-conflict ito sa pagtawag mo na ama. Oh? Yung pagtuturo nila na tayo ay mga anak ng Diyos, okay lang kung sasabihin nila na pagiging malapit sa Diyos. Ah? Parang ng ama sa kanyang anak. Pero yung literal mong sabihin na tayo ay anak ng Diyos, siya ay ang ating ama, ay mali po yun. Isa po itong pagliligaw, ah, sa paniniwala. Okay? Tayo po ay mga nilikha ng Diyos, mga alipin ng Diyos. Ang alipin na term dito na alipin ay hindi po kagaya ng alipin na sinasahuran. Ha? O isang alipin na masasabi natin, kailangan mo magtrabaho ng magtrabaho sa iyong master. Ang pagiging alipin natin ay yung tinatawag na nagpapasakop tayo doon sa kalooban ng ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yung terminology na nagpapasakop tayo doon sa kalooban ng ating Diyos na tagapaglikha. Sumusunod tayo sa kanyang mga katuruan at mga panuntunan. Ha? Walang sino man na makakapangyari sa mga bagay-bagay na gusto natin maliban na ibigay niya po ito sa atin dahil sa po ang ating tagapaglikha. Mga kababayan at mga kaibigan, ang ating pong tinalakay na ito ay matibay na kaalaman na narinig natin ngayong gabi na magtatanggal sa atin sa paniniwala doon sa mga hindi makatarungang paniniwala na ang Diyos ay nanganak. Gawa ng itinuro ito sa atin. Ha? Minana natin sa ating mga magulang. Hanggang sa ngayon, pinamamana na rin natin sa ating mga anak, mga kababayan at mga kaibigan. Ha? Dapat ang ipamana natin sa ating mga anak ay yung katotohanang aral na ang Diyos na tagapaglikha ay makapangyarihang Diyos. Siya ay walang kakulangan. Ha? Wala siyang pangangailangan. Ang Diyos na ito ay lumilikha. Ha? Hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Siya ay naglilikha ng mga bagay
na anuman na kanyang naisin. At ang Diyos na ito ay hindi nakita nino man. Wala siyang kasarian, walang maipapantay o maihahambing man lang sa kanyang pagiging Diyos. Kapag binabanggit yung kanyang mga pangalan, pag binabanggit ang kanyang mga katangian, siya po ay walang katulad. Hindi po nararapat na i-address natin siya na siya yung Diyos o Ama, anak niya ay Diyos, ay tao. Oh? So mga ganong aral, mga kababayan at mga kaibigan, isa po itong pagliligaw sa tamang katangian ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Isa po ang maliwanag, siya ay naglilikha ng anuman yung gusto niya at hindi siya nagkaroon ng anak. Hindi siya magkakaroon man kailanman ng anak upang maging kasunod niya o tagapagmana niya ng kanyang pagiging Diyos. Okay? Siya po ay siya po yung natatanging Diyos na tagapaglikha at wala nang iba. Mga kababayan at mga kaibigan, sa atin pong ipinahayag ngayong gabi, sa atin pong tinalaki ngayong gabi, ang aming pong layunin ay ang magising po tayo sa katotohanan na tayo ay namamali sa ating paniniwala na ang Diyos ay nagkaroon ng anak at ang kanyang anak ay sinamba rin natin. Ito po ay maliwanag na nagliligaw po sa atin tungo doon sa ipinangako sa atin ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha na paraiso. Itinatanggalan na natin ang ating sarili ng karapatan upang makamtan natin ang kanyang biyaya na sinasabing matatamasain natin doon sa paraiso. Ito yung buhay na walang hanggan pagkatapos po ng buhay natin dito sa mundo. Hindi natin makakamtan kahit kailan ang isang klase ng biyaya na magmumula sa ating Diyos na tagapaglikha kung hindi natin siya kikilalanin ng tama ayon sa kanyang kamaharlikahan. Siya po ay natatangi sa paglikha. Wala pong iba na may kakayanan kung paano niya likhain, lalong-lalo na nung nilikha niya ang tao. Binigyan niya ito ng kaisipan, ng kaunawaan, ng kakayanan para umunawa ng mga bagay-bagay. Maliit man tayo tingnan sa mga ibang mga nilikha niya, kagaya ng mga hayop na nilikha niya, ngunit tayo pa rin ay nangingibabaw at nangunguna sa mga nilikha na ito. Dahil doon sa ibinigay niya sa atin na mga kapasidad na umunawa sa mga bagay-bagay at makagawa ng mga bagay-bagay na ikinalulugod o ikalulugod ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Naway mawala sa ating isip, mga kaibigan at mga kababayan, na ang Diyos ay nagkaroon ng anak at tayo ng mga nilikha ay dapat sambahin ng kanyang anak. Okay? Dumirekta po tayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na tagapaglikha at wala ng iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sino man po na may mga katanungan po sa atin pong tinalakay ngayong gabi, kayo po ay malaya na makapagbigay po ng komento dito po sa ating tinalakay ngayong gabi sa pamamagitan ng inyong mga comment, ay sasagutin po natin yung inyong pong mga katanungan, mga kababayan at mga kaibigan, upang maging maliwanag po sa atin pagkakalikha ng tao. Okay? Kung paano nilikha ang tao. Ngayon, pwede na natin siyang pagsamahin. Noong tao, ano nga ba? Bakit ka nga ba nilikha? Dahil maliwanag sa atin kung bakit tayo at kung paano tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa po kayo ay aming inaanyayahan, mga kababayan at mga kaibigan na nakapanood o nakarinig ng atin pong pagtalakay ngayong gabi. Sa sino man po na gustong magbalik loob sa ating nag-iisang Diyos na tagapaglikha at kilalanin siya bilang kanyang Panginoon, nag-iisang Panginoon at wala nang iba, ang pagbabalik Islam o yung pagbabalik loob sa Allah ay ibinibigay natin yung
binibigyan natin ng karapatan ng ating sarili doon sa ipinangako na paraiso ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Wala nang iba. Walang ibang magiging prophet ang isang tao na nagbalik loob sa Diyos, kundi ang makamtan niyang ipinangakong paraiso doon, o buhay na walang hanggan doon sa paraiso na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa po, inaanyayahan namin kayo na tanggapin ang Islam bilang inyong panuntunan sa buhay, pamamaraan ng buhay, at bilang isang nilikha na sumusunod at sumusuko, tumatalima sa kanyang tagapaglikha. Napakadali po sa Islam ito. Dahil sa Islam, wala pong binyagan, walang doktrinang matagal, kung ano ang nasa puso mo, sa paniniwala mo sa Diyos na tagapaglikha, tanging siya lang, yun ay sasambitin lamang ng iyong bibig, ng buong puso, upang makamtan natin ang kapatawaran at biyaya ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha, kasama ang napakagandang buhay doon sa paraiso na ibinigay niya sa mga tunay na nagbabalik loob, kumikilala, sumusunod, sumasamba sa kanya bilang nag-iisang tagapaglikha. Wa akiru dawana in alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid. At isa pong magandang gabi, magandang araw po sa lahat po ng aking mga taga-subaybay. Minsan pa po, ito po ang inyong kapatid, Brother Yasser Abdullah Banaw, nagsasabing magkasama-sama nawa tayo sa Islam, at dito sa mundo bilang gumagawa ng mga kalugod-lugod na gawain sa Diyos, at sa kabilang buhay magkasama-sama tayo sa pinakamataas na antas ng paraiso, sa Jannatul Firdaws. Insha'Allah, amin.